Okay. If natatandaan nyo pa yung challenge dati, dun sa previous video ko, kung saan ko pinost yung challenge natin na magbebenta tayo ng anything online, anything na feeling natin we can just let go, and yun. Tinuloy-tuloy ko lang yung challenge na yun. Again, walang scam, walang bullshit, it's pure real talk. Yung challenge na yun. Yun, so far, we're on the right track. We actually experienced minor bumps in the road and minor obstacles, challenges. Actually, challenge within the challenge. Pero so far, it's actually a gamble. Alright? Hindi ko masabing stable siya, especially pandemic. And it will require a lot of creativity, diskarte, decision making, minor movement, hindi ganun kalakihan yung movement natin, hindi ganun kalalaki, hindi ganun kalaki yung deal na pinapasok natin, risky din. Perfect example ko, yung sa NBA cards. Again, I just wanna clarify, sobrang fan lang tayo ng card, ng culture ng NBA cards. I will upload and I'll create a video that will explain my experience. Sobrang nakaka-relate lang ako, and alam mo yun, dun lang ako sa mga basic stuff, dun lang ako sa mga base cards, dun lang tayo sa mga common stuff. Hindi natin kailangan ng I know, if kung may pera tayo, bakit hindi, 'di ba? I would rather invest on something na I know it will triple, it will give me a lot of money. Pero at the end of the day, basic lang tayong tao, tamang hustle lang. And kung makikita nyo, kinonsider ko ng investment yung NBA cards. Yan, as you can see, sobrang puro lahat ng pinadadala sa atin ngayon is cards lahat yan. I'll do a proper unboxing, unwrapping ng mga cards para makikita nyo kung ano mga cards ang ina-acquire natin. And so far, maliit pa lang yung stock natin, okay? Kung makikita nyo, hindi pa ganun kalakihan. Tamang sakto lang. This is just to inspire. This is just to set an example na tol, kahit risky yan, kahit nakakatakot yan, arali mo mabuti. Baby steps pa lang. Hindi ko na kailangan bilangin, pero kung ano man yung pinagsimula natin, kung saan tayo nagsimula na binenta natin, kung saan nakarating yon, nakapag-invest tayo ng business, marami tayong nagawa, marami, nakabili tayo ng artwork, nakabili tayo ng pwedeng ibenta, pwedeng i-resell. Ayun. Nadagdagan naman yung pot money natin. Nadagdagan naman yung pinaiikot nating budget. Ayun, sana maging na-motivate pa yung iba. Sana ma-motivate yung nakatingin lang sa hustle ng iba, yung mga tumitingin sa, kasi ang hirap eh, ang hirap tingnan yung ibang sobrang dami nang na-achieve, sobrang laki na ng pondong pinapaikot. Keep in mind, 1,000 pesos, 1,000 yung naging nilaro natin, and yun, nakakatawa na dumami na yung 1,000. Yun, sana madala natin to sa maayos na investment. Hindi sobrang na iintriga ako sa stock market, sa trading, sa eToro, pero hindi ko pa rin mabigyan ng atensyon, hindi ko pa rin madire-diretso yon tol, kasi hindi tayo trained doon eh, hindi tayo confident doon eh. Pero flipping online, fast assist, yung mga sarili ko lang term yon na pwede nating
as long as wala ang inapa ang tao, okay? As long as wala, hindi ka arrogante, hindi ka brutal, hindi ka, I don't know how to explain it, pero man, may progress, okay? Yun lang, hindi ako expert sa cards, definitely hindi. Pero nung high school, i-share ko yung maling investment na ginawa ko. I'm talking about Grant Hill. Sobrang fan, lahat naman tayo eh. Sobrang naging fan tayo nun. Pero anyway, I'll explain more kung paano, kung ano, hindi ko pa nabibilang kung magkano to. Pero, to be honest, okay, labas yung kita ng AutoCure dito. This is purely flipping online, okay? This is purely resell money. Ang late lang nito, sobrang baby na budget lang nito compare sa mga friends natin, sa mga circle natin na professionally they've been reselling all their lives. Pero man, I hope we can you know, spark an inspiration and tuloy-tuloy lang. And sana, fingers crossed, sana tamang path lang yung tuloy-tuloy nating daanan. Okay, this is just a follow-up and maraming salamat sa inyo. Stay safe and keep hustling. Let's hustle all day, every day. Peace.